What's going on, everybody? Welcome back again to another video. So today, maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta po sa channel natin. At ngayon ay 1,500 subscribers na po tayo. At sobrang grateful po ako doon dahil dumadami na po ang ating populasyon. Ang ating mga subscribers, maraming salamat po sa mga sumusuporta. Ang matindi noon, lumalaki ang channel. Wala naman tayong may vlog. So yun, ang bibigay ko sa inyo ngayon ay tatlong bagay kung bakit mahirap maging YouTuber. Una sa lahat, struggle ng lahat, content. Sobrang hirap ng content kapag hindi ka talaga sobrang creative. Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng content. Siyempre, hindi naman tayo sikat, kagaya ng mga ibang sikat na mag-video lang sila ng simple lang, pero marami na sila agad views kasi marami na sila mga followers. Pero siyempre, kagaya ko na nagsisimula pa lang, wala, mahirap mag-isip talaga ng content. Content na, saan ka na? Then, pangalawa, siyempre, kapag small YouTuber ka, ikaw din ang nag-i-edit ng video mo. Wala kang mga editor. So, kailangan mo talaga mag-duplikayon. Mapa-vlog ka, mag-i-edit ka, talagang sobrang nakapagod. Pangatlo. Ang pangatlo sa list natin ay resources. So, sa resources, ano ba yung mga resources? Kagaya ng mga ginagamit natin camera or pang-edit natin. So, yun yung mga resources. Kapag siyempre, pag mga sisimula pa lang tayo, o small YouTuber ka, syempre, meron tayo. Syempre, kunti lang yung mga resources na meron tayo. So, ngayon, alam mo nyo na kung ano ang struggle ng isang YouTuber. Pero, ang masasabi ko lang, kung talagang may pangarap ka, ang mahalaga, hindi tayo titigil. Tuloy lang hanggang maabot sa pangarap. So, yung mga kaibigan, dahil wala tayong makontent, try natin mag-content ng mga pagkain yun. So, itong pagkain natin ay Arabic food. Ang tawag dito ay mandi. It's a chicken mandi. So, parang nilitsong manok lang to. Tapos nag-fried rice. Then, meron sila dito ng mga yogurt. Tapos, itong... Hindi ko alam kung ano tawag dito sa kabatis na to. Then, itong... Hindi ko rin alam tawag dito. Pickles, parang ganun. So let's eat. So yun guys, kain tayo. Nga pala, sa mga ganitong bansa, mga kadalasan yung mga kumakain dito, mga nakakamay. Kasi sabi nila, mas malasa daw kapag nakakamay. O magkamay na rin tayo. Masarap siya. Kasi matagal na tayong hindi nakakain din ng chicken. So, kain mo tayo ng chicken. Baka kasi nakakalimutan na natin yung lasa ng chicken. Sa nga pala, mahirap pala talaga yung kumain mag-isa. Lalo na pag magaganda ka ng food review. Mas maganda pala talaga pag magbablog ka, tapos may mga gantong kain, mas maganda may kasama ka. Pero sa case natin, wala. So, mag-isa lang tayo. Kayo ang kasama ko. Pero real talk, malungkot talaga pag mag-isa lang, kumakain. So, kailangan din tanggapin.
Yung kanin pala nila, hindi siya katulad ng kanin natin. Yung kanin kasi natin medyo may pagkamalagkit, di ba? May pagka-sticky rice. Yung sa kanila, hiwa-hiwalay. Tapos, ang problema nga lang, masyado siyang mamantiga. Lagi mamantiga. Asa nila, pag umorder ka ng mga pagkain, may mga kasamang pipino, carrots. So yun mga kaibigan, may iba naman tayo. So kung kanina kumain tayo ng syempre hindi healthy, meron tayong susubukan ngayon na healthy. So ito ay barley grass juice from Unified Wellness. So galing to sa workmate ko. So shoutout sa iyo, Tejubi. So sa mga gusto palang umorder ng ng barley, nagde-dealer siya ng Unified Barley sa ng Sante Barley. So ito siya, hanapin nyo na lang siya. So ito nga pala ay maganda sa katawan natin kasi meron siyang vitamin A, may vitamin C, may calcium, may iron. Yun, ang dami. Magandang benefits. So ito, subukan natin kasi ngayon ko pa lang siya matitikman kung ano ba ang lasa ng barley. Actually, matagal ko na nakikita itong mga barley-barley pero hindi ko talaga alam kung ano yung lasa niya. So, today, timplayin natin siya. So, let's go! So, sa isang box pala, sa isang box, mayroong 10 ganitong sachet. Then, ang isang sachet ay meron siyang 3 grams. So, yun siguro pinaka-serving niya. So, ngayon guys, titikman na natin itong barley. Hindi naman pala siya ganun kapait. Hindi naman siya ganun din katamis. Tama lang siya. Sa maganda kasi na ito, marami siyang naibibigay sa'yo sa katawan natin. Kaya pag ininom mo ito araw-araw, magiging healthy ka. Yun guys, maraming salamat nga pala kung nakatagal ka sa video natin. And bigyan ko kayo ng update. Syempre, alam niyo naman na tayo ay isang virtual dad sa ngayon, kasi syempre hindi pa ako makauwi. Ang dami ko pangailangan gawin sa trabaho. Kaya ang hirap pa talagang, alam nyo na, magplano. Pero syempre, papasalamat tayo ulit dahil may technology. At nakikita natin ang anak ko. At nakikita ko yung improvement na meron siya ngayon. So ngayon, update lang, makikita nyo siya ngayon ay nakakatayo na ang sarili niya. Parang sobrang hirap lang kasi pag virtual dad ka, syempre, yun yung mga parang nakaka-excite makita in person, di ba? Na yung anak mo nag-close open, tapos ngayon, tumatayo na. Ay nako, habang tumatagal, habang lumalaki sila, habang dumadami na yung nalalaman nila, sobrang hirap sa pakiramdam. Pero syempre, tiwala lang tayo, may mga dahil akong bakit nangyayari ito. At gusto ko i-share sa inyo yung Bible verse na isa sa pinangahawakan ko rin talaga. So sabi pala dito, sa Proverbs 3 verses 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him
and He shall direct your path. So, kailangan lang natin talagang gawin is magtiwala sa Kanya ng buong puso, with all our hearts. Magtiwala lang tayo sa Kanya kasi God is in control in everything, as in everything. Kumbaga, kung ngayon ay nakakaranas ka ng struggle or sobrang mahirap na pagsubok, lagi niyong tandaan na lahat ng problema, kaya yan malutas, ay kaya natin yan mapagtagumpayan kung nagtitiwala tayo sa Diyos. So always remember, guys, na ang Panginoon, nandyan siya lagi para sa atin. So yun, guys, maraming salamat kung nakatagal ka. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell below for more upcoming videos. At see you on the next vlog.